Hello mga friends! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to the notification bell para lagi kayo mag-update sa aking mga video. For today's video is ang tutorial ang aking i-share sa inyo. Ito yung pag-link ng bank account sa inyong Google AdSense account. So without further ado, let's get started! Nakuha niyo na ba ang threshold na $100? Wes, ito na yung oras para i-link ang inyong bank account sa inyong Google AdSense. Nagbago kasi ang mode of payment ni YouTube na dati sa Western Union nakukuha ang sahod ng mga YouTuber. Yung mga dating nakakuha na sa Western Union ay pwede pa rin hanggang ngayon. Pero pagdating ng January 2021, papalitan na ni YouTube ang kanyang mode of payment sa bank na makukuha ang mga sahod. Kaya kung ako sa inyo, link na ninyo ang inyong mga bank account. Mas maganda kung sarili mo ang bank account na iyong i-link dahil yung mga impormasyon na ilalagay mo sa Google AdSense ay sa iyo lahat. Madali lang naman kumuha ng bank account. Meron sa BDO at Metrobank. Sa Metrobank, pag nag-sign up ka ngayon, ngayong araw na din, nakukuha mo yung ATM. Sa iba naman kasi, hintay ka ng 2 weeks bago mo makuha yung ATM. Meron ding charge ang mga bangko sa pag-transfer ng pera. Tapos, meron din cents. Yung iba, 100 pesos. Yung iba, 150 pesos yung charge nila. So, ayun. Panoorin nyo na ang video na aking ginawa. Just keep on watching. Punta muna tayo sa Google AdSense natin. So, ayan. Click natin itong payment. Tapos, itong sa bandang right. Ayan, tapos yung kulay blue. Yung pinakauna ang ating i-click. So, ayan yung mga pipilapan natin. Sa Google AdSense, available ang sweep code. Search muna natin bago tayo mag-fill up. Lahat ng bank sweep code is available sa Google AdSense. So, ito, click lang natin itong BIC code of BDOB by Metrobank Philippines. Scroll lang natin pababa. So, ayan, ito na yung mga sweep code. Available lahat. Pilapan muna natin yung mga dito sa Google AdSense. Una, yung bank name or bank account name. Kung ano nilagay nyo, yung pangalan nyo. Tapos, yung pangalan ng bangko. Tapos, balik tayo dito sa zip code. Try natin i-copy, ha. Para hindi tayo magkamali sa pag-copy, ha. Copy lang natin, okay? So, hindi siya nakaka-copy. Scroll natin. Hanapin natin yung pwedeng i-copy. So, ayan. Ito na. I-copy lang natin to. Basta dito lahat available ng mga bangko. Scroll natin, tingnan natin kung ano pa yung mga bangkong available dito. Yan, Citibank of the Philippines. Citibank Philippines. Landbank.
SS, HSBC. Maraming pag-revise, scroll nyo lang dyan. Tapos, balik na tayo dito sa ating Google AdSense. I-paste lang natin. Tapos, i-re-enter natin yung bank zip code. Ayan. Tapos, yung ating account number. I-re-enter natin yung bank account number natin. Tapos, sa ribbon ng baba, i-click natin tong nasa box. Magkukulay blue. Set primary natin. Tapos, i-save. After natin ma-save, lilitaw yung or mag-i-email si YT na primary payment methods change. So, ayan, ganun lang siya kadali, mga preni. So, ayan, mga preni, ganun lang siya kadali yung i-link. Walang labis, walang kulang, yun lang kung ano ang sinabi ko. So, ayan, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!